Good morning sa ating lahat, guys. Good morning. Happy Sunday. I hope and I pray that everything is okay there in Philippines at sa buong mundo. At nawa ay lahat po tayo ay masigla, malusog at walang sakit. At higit sa lahat, tayo ay nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon na siksik at liklik. So guys, ngayon guys, nag-iinarte ako dito guys. Ayan guys, so turmeric powder with aloe vera fresh juice. So kasi nakita ko sa isang YouTube na maganda daw yung turmeric at saka aloe vera for sa lahat. For hair loss, sa may mga benefits siya guys. So, ito guys, sinatry ko siya. This is the first time na itry ko siya. I hope na maganda siya guys. Kasi talagang malala na yung lagas ng buhok ko guys. Malala siya. Not because I don't know. Not because na may cancer ako or something. But, meron kasi akong polycystic ovary. So, isa siya sa mga symptoms ng hormonal imbalance na itong paglalagas ng buhok. Natatakot na ako minsan guys magsuklay kasi parang sa isang suklay mo, hindi lang 120 strands ng buhok or hibla ng buhok ang malaglag. Parang makita mo na lang parang more than 50s at napapanot na talaga ako guys dito banda, napapanot na ako, panipis na ng panipis yung ano ko guys, yung buhok ko. So ngayon tinry ko tong remedy na ito guys, nagbabakasakali na nawa ay maganda. So nawa may magandang resulta. So nilagay ko lang siya guys, total naligo naman ako kahapon. Hindi naman ako pumunta kung saan-saan, sa simbahan lang or sa kapatiran ng after ng church. At ngayon guys, ibababad ko lang siya, maybe 1 hour lang. So, may sobra siya guys. Tinry ko na rin siya sa mukha ko kasi pag winter guys, mataas ang porsyento na yung mukha namin dito sa dahil sa pag-winter ay nanunuyo kasi way back ng 2020 ata unang salpa ko dito ay talagang nagkaroon ako ng matinding rashes dahil sa klima sa itong winter kasi dumating ako dito September na, so ano na siya, pa winter na siya guys. So time na yon parang buong mukha ko nagkaroon ako ng rashes. Yung parang alam mo yung rashes ng bungang araw, yun. Matindi pa dun, guys. Talagang napakakate na parang di mo alam na saan ba nanggagaling ang kate. So, ngayon, guys, tinry ko siya kasi ang kinagamit ko na cream, may kamahalan. So, try ko baka maiba naman. At least ito mura lang. Tapos isa pa guys, maghingi ako ng pasensya sa inyo, sa lahat na sumusuporta, sa lahat pa na nanatili sa YouTube ko. Humihingi po ako ng sorry kung hindi pasensya, at pasensya kung hindi nyo ako makikita sa inyo ng mga premiere or something. Kasi guys, naging busy kami last few months kasi naglipat kami ng bahay kasi natapos na yung kontrata ng bahay namin sa tinitirhan namin, so may uupa na dun guys. So syempre nagpack ng lahat at saka isa pa guys dahil sa klima din. Mga alaga ko guys, laging nagkakasakit. So, hindi sila pumapasok. So, dalawa sila guys. Magsi 7 years old at magdalawang taon. So, mahirap para sa akin na
na nag-iisa ako sa dalawang bata at the same time maglilinis ka pa, magluluto ka pa, yun ba? Although naman na hindi naman nila ako fino-force na talagang maglinis, but then, syempre, alangan naman pababayaan mo yan. Kumbaga, at least tidy-tidy up ng konti, ayun. Syempre, bata, makalat, guys. So, yun guys, at pagod lagi, at isa pa is, naglipat kami sa bahay ng mama ng amo kong babae, at hindi ganun kadali guys na makikisalamuha kasi iba ang personality ng isang mga Greek na tao, at ipaparamdam at ipaparamdam talaga nila sa iyo minsan na kumbaga sa kanta pa na this is my house, this is my rules, and wala kang magagawa doon. So ang pinakasakit sa part ko, parang hinahayaan din ng amo kong babae yung kung ano lang ang gusto ng mama. So mama kasi niya yun yung pinaglipatan namin. So ang sa akin na naman sana na minsan pagsabihan niya rin yung mama niya na ganito ganyan, or minsan pakinggan niya naman. Nakikita niya kasi kung paano ako magtrabaho ever since sa kanila, paano ko anuhan ang mga bata, kasi may mga instances kasi na dahil sa mga bagay-bagay minsan na like sa mga pagkain, alam ko kung ano ang ikinasasama ng sikmura ng maliit at hindi, kasi syempre maliit pa yon, hindi pa ganun ka ano yung digestion niya. Syempre ang mga pagluluto ng lula ay maraming spices, marami as in may mga may asin na, may paminta na, may mga cubes pa, may mga iba pang spices. Siguro ang mailalagay niya spices sa isang menu ay halos 10, pinakababa 7. So guys, ang sikmura ng dalawang taon, hindi pa ganun kalala. So like sa mga pasta, mga minced beef, iba kasi guys, iba talaga yung ano. So kaya minsan ako ang nagsasabi ako na hindi dapat pakainin ng masobra, kunti pwede naman makatikim pero huwag yung sobra, kasi alam naman natin pag sobra hindi na maganda. So ayun, dahil laging sobra ang hinahayaan, so magugulat na lang ako, okay pa ngayon yung bata, sunod na mga araw hindi na, matigas na yung tiyan, nagtatai na. So gano'n yun guys, kahirap. So ganun din guys na sa mga biscuits, siyempre sa mga biscuit na mga process, laging lahat yan ay artificial. So yun, laging inuubo kasi mataas ang sugar, kasi matatamis guys. So ngayon, it is siyempre, nasasabi ko yan sa amo ko, eh siguro nag-ano din sila, eh inayaan na lang. So guys, hindi ganun kadali. So ito lang naman ay na-share ko sa inyo kung ano ang sitwasyon ko dito. So sana maintindihan niyo ako at hindi niyo ako i-judge na parang chinichismis ko yung amo ko or yung sitwasyon ko. Sinishare ko lang to guys sa inyo para kung gusto niyo rin mag-abroad, dapat prepare kayo sa lahat ng bagay. Open mind kayo sa lahat ng bagay, at yung loob nyo ay buo at yung isip nyo ay kalmado. Kasi kung overthink kayo at emotionally kayo, ano, ang lagi nyong kalaban ay sarili nyong multo. Kung lagi nyong iisipin yung sasabihin ng ibang tao or sasabihin ng gaya niya ng amo nyo, minsan daw sila magsalita, daw sila parang ipaparamdam at ipaparamdam nila sa inyo talaga na nandito kayo, nandito tayo, andon sila. So, kung alam nyo naman sa mga sarili natin, dapat laban lang. Kasi hindi lahat ng amo, hindi lahat na magiging employer ay
maganda at open mindset. Yun lang guys, pasensya na talaga, pasensya na talaga. Nahingi talaga ako ng inyong pag-unawa at pasensya. Yun lang guys, happy, 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 blessed everyone. God bless us all. And I hope and I pray that everything is okay and good. I wish all the luck for us and good health. Bye, guys.